Hello mga kaintisi. Magandang umaga po. Magandang hapon kung saan man kayo. Ang lulutuin natin ngayon ay ginataang tulingan with fresh taro leaves. Paano pasarapin? Yari na naman ang aking ngayon, diet ngayon. Ubusan na naman kanin ito. Mapapalabad tayo mga kaintisi ng pagkain ito. Papasarapin natin. Nilagyan natin ng ano ha. Mga kaintisi, welcome to my YouTube channel, Lilitutan channel. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. Mga kaintisi, ito yung ingredients natin. Yung ano natin, tulingan, bali tatlong pirasong tulingan to. Fresh, bali nahugasan natin na maigi na kanina yan. Nilagyan na natin ng asin, marinate natin ng asin. Napakalinis na yan. At ito yung ano natin, taro leaves fresh. Kinanag ko pa ito kanina sa palengke kasi ang mga ano doon, yung tuyo na. Ito kailangan fresh ang ino na natin. Kasi ito yung ingredients pa natin. Bawang, pinipitla natin bawang. Luya, sibuyas, at green chili. Mayroon tayong taba ng baboy, pang ano natin, pampalasa. Ito yung ano natin, unang gata, gata ng nyog, at ito yung huli, ano natin, huling gata, mayroon tayong suka, paminta, at laurel. Mayroon tayong patis. Mga kaintisi, papakita ko sa inyo paano isalansan sa ano natin, lutuan natin. Okay. Salansan na natin mga kaintisi. Unahin muna natin yung taba ng baboy natin para lalong malasa. Ito yung mga sikreto paano sumarap ang ginataang tulingan with fresh taro leaves. Unahin natin, isalansan na lang yung maliliit na taro leaves para maganda yung ano niya. Okay. Ito muna yung ano natin. Ito mga kaintisi, ito na yung inano natin. Binaluktot natin para maganda siyang ano, yung pinurma natin para maganda siyang tingnan. Yan. Tapos unahin natin yung ano, yung ulo. Para na siya. Lagyan natin ng pan. Bali, dalawang ano lang natin, hilira mga kaintisi. Lagyan natin ng ano ulit. Taro leaves. Yan ang pampano talaga dyan. Lagay natin yung bawang. Hatiin natin yung bawang. Para luya, kailangan marami mga kaintisi. Bawang, sibuyas. Yan. Lagay na natin yung tulingan uli. Mix na natin. Lagay natin uli yung taro leaves. Yung fresh. Lagay natin yung sibuyas. Yan, luya. Kailangan maraming luya para panlaban ng lansa. Lagay na natin yung muling ano natin. Tapos lagay natin yung paminta at saka laurel. Lagyan natin ng suka. Lagyan natin ng salt. Pagtipindi sa ano nyo, panlasa. Hindi na natin gagamihan mga kaltisi kasi lalagyan natin ng ano yan. Patis. Punahin muna natin ito bago yung ano natin. Gata. Kunti lang muna, saka na lang tayo mag add ng patis kung talagang ano pa siya. Palasa. Lagay natin yung huling gata. Kailangan apaw siya. Pagkapos siya mga kaintisi, meron tayong sabaw ng nyog. Lagay natin. Yung kunti lang yung ano natin. Ito yung sabaw ng nyog. Kailangan ano siya. Parang kunti lang yung ano natin. Pero okay na. Kasi ano na siya, oh.
Meron pa naman tayo mamaya dadagdag na yung huling gata. Dagdagan natin uli ng sabaw ng ano. Kasi medyo kulang ang ano niya. Papakula natin mga Keltisya ng mga 1 hour. Para lalong pagdating ng 1 hour, kulo. Yan, okay na yan. Dating ng 1 hour, kulo natin. Saka natin nilalagay yung unang gata. Okay mga Keltisya, sasalang na natin. Papakuluan natin mga kaintes ito ng 1 hour or 1 and a half para malapot talaga yun natin. Andar rin natin yung range hood natin. Okay mga kaintes, ano natin ng 1 hour. Ano natin 1 hour. Tingnan na lang natin, depende sa ano niya. Sa pagkulo niya mga kaintes, ano natin, medyo slow fire natin. Pakuloy muna natin siya. 1 hour later. Oh, mga Keltisya. After 1 hour and 15 minutes, lalagay na natin yung purong gata. Yan, kulong-kulo yan mga Keltisya. Pakuluan natin ng siguro mga 20 minutes para hanggang magano siya magmantika. Kailangan na siya magmantika siya mga Keltisya. Nasa siguro mga 20 minutes ano natin. Yan, tuloy-tuloy naman yung kulo niya. Magalaw lang tayo ha. Solo flight ito. Ito na, after 20 minutes. After 20 minutes mga Keltisya, ayan na tayo. Ayan. Luto na mga Keltisya. Ang ginataang tuloy na duwit. Fresh taro leaves, pinasarap, lalong pinasarap, ubos ka naman ang kanin. Okay,